Hold up. What's up guys, kamusta kayo? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video nga, no, hindi muna tayo mapaprank o maaasap. Ang gagawin lang natin is, kung nakikita nyo, Oreo. Gagawa tayo ng Oreo cheesecake, no, na napakasimple lang at napakadaling gawin. At paalala lang, no, yung gagawin ko, eh, hindi naman talaga ako tunay na professional pagdating dito. Ano lang to, gawa-gawa lang to, trip-trip lang, dahil boring, dahil nga sa lockdown. At kung bago ka nga lang pala sa aking YouTube channel, eh, huwag mo na kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell, no, para lagi kang updated sa aking mga bagong video. At yun, pisan na natin to. Peace! So yun na nga guys, no, kailangan lang natin sa ngayon, eh, 20. At ayun na nga, no, dudurugin lang natin to. Dudurugin lang natin siya, hindi na natin ihiwala yung puti tsaka yung itim. So ayun na nga, no, dito na tayo. At ayun na, eto na siya, durug-durug na, no, dinurug-durug na natin siya. At lalagyan na natin siya ng ano, ng butter, no. Dito na yung butter, 3 tablespoon ng butter. Ayun, ganito natin yan para sa sayang. Haluin natin siya, no? Halu-haluin lang natin siya. Tapos niyan, halu-haluin lang natin ulit. So yun, ano, nahalo na natin yung butter tsaka yung Oreo. Pagkatapos niyan, ang gagawin naman natin is ilalagay sa dito. So yun, lagay lang natin yung lahat. Ganyan. Paplat lang natin siya, no? Ganyan, makikita niyo. So, yun, shoutout nga pala sa anak ni Baby Ama. Hi ka naman! Ayan, shoutout sa kapatid ko. Ayan, yan yung cameraman natin. Eh, paplat lang natin siya, no? Paplat lang natin ng maayos, para maging maganda ang ating kilalabasan nito. Sana maging maganda, no? Kasi first time ko lang itong ginawa talaga, eh. Ito na nga siya, no? Pagkatapos niyan, ito na yung Oreo natin, no? Oreo cheesecake, no? Then, di pa ito tapos. Lalagay muna natin ito sa rep para lumamig siya. At gagawa na tayo ng mga sarap, no? Sarap, no? Gawa tayo na ano. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... So ayun na nga, no, kakailangan nyo lang natin ng cream cheese, 500 gram. Ayan, imimix lang natin siya, no. Mix lang natin. So ayun na nga, no, mix na natin siya ng maayos. At kung napapansin nyo, isa lang to kasi sira na yung... Nawawala yung isa, eh. Hindi natin mahanap, no? So yun na nga, no? Gagawin naman natin, eh, whipped cream, no? Lalagay lang tayo ng 400 gram. Ayan. Saluin lang natin siya ulit, no? Dandaan lang muna dahil tatalsik-talsik to. So yun na, no? Nahalo na natin siya. Nahalo na natin yung whipped cream tsaka yung cream cheese. Ang gagawin naman natin, pagsasamahin sila, no? Samahin lang natin yan. Pasensya nyo na, medyo magulo, hindi naman tayo professional. Alam nyo, hindi ko rin alam kung paano, kung anong kalalabasan na ito, eh. Yan, pagsasamahin na lang natin yung dalawang yan. Napakadali lang naman yun, pinapahirap ko lang talaga. Mukha lang siyang mahirap, pero first time ko nga lang ito, eh, pero tignan mo, diba? Walang hindi kaya, di ba? Walang hindi kaya kapag pinag-aralan. Ayun na nga, no? Kaya pinatamad na ako mag-measure-measure. Naipalista ako dahil di naman talaga ako sumusunod sa measure. So ayun na nga, no? Lalagay lang tayo ng ano, confectioner sugar, no? Lalagay lang tayo siguro mga
ano lang, 2 tablespoon, no? 2 tablespoon. Oo, tanja ko na lang to. So yun na, nahahaluin lang natin siya ulit. Kanina nga pala, dumurog ako ng, ano, ng Oreo, no? Dumurog ako siguro mga 10 piraso. No, 10 piraso. Kagaling, lalagay lang natin yung ganyan at hahalu-haluin natin ulit. Ganyan natin. Kulang sa tumi, lagyan na natin natin ulit. Kulang sa tamis eh, ha? Ganyan natin naman. Ganyan, ganyan. So yun nga no, sa mga nakakaalam nito, kung nakikita nyo, mali na yung ginagawa ko. So, nakapatuloy pa rin natin yan. Gusto kong matikman yung gawa ko. First time ko lang kasi gumawa ng dessert, no? Gusto ko lang i-try. Sabi nga naman nila, di ba, wala namang mawawala kung di mo susubukan. Ang title na nito, Oreo Cheesecake Gone Wrong. Tama ba yun? Ganyan natin na. Medyo pasado na siya, no? So, yun na nga, no? No, mix na natin siya. Umayos. Lalagyan lang natin siya ng vanilla, no? Ano ba ito? Yeah. Lagyan natin siya ng vanilla. Aloy lang natin. Ulit. Wait lang. Tinto ulit. Aloyin na lang natin gamit ng ganito, no? Yeah. At hindi ko alam talaga kung ano namang kalalabasan na ito. So, paano nagpapalaloy na? Ano, tama nga yung ginagawa ko, no? Yung lasang gusto ko, hindi ko pa makuha. Pero yung tamis pala, no? Yung tamis, hindi ko makuha. Pero yung lasa na lalasahan ko na siya. So, dinagdagan ko ulit ng confectioner sugar. Gusto ko kasi mas matamis pa, eh, no? Matamis na siya, pero hindi pa matamis na matamis. Tuloy lang ito. Look at this dude. Ano yan? Shadow na siya. Di-dismay ako sa sarili ko. No, 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 no. Tuloy lang ito, no? Try, try. Ayan, nakikita nyo na, no? Diba? Ang ganda-ganda nyo na, no? Ano na? Ang pangit-pangit niya. Alam mo, professional ko. Magturo, dami ng mali. Ayan, mix na natin. So, yung confectioner sugar, bahala na kayo, no? Kung gano'ng, kung anong trip nyo. Kung gano'ng katamis. Kasi hindi ko na alam kung anong measure na ito, yung whipped cream lang tsaka yung cream cheese lang yung alam ko. Pero ang kailangan nandito, whipped cream, cream cheese, tapos vanilla, tapos ano pa ba, Oreo, yun lang, no? Napaka-simple lang niya, no? Ang hirap lang yung timingin ng lasa. Oops, mali. Look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Kukuha ko na! Nakakuha ko na! Nakakuha ko na siya! Nakakuha ko na siya! Diba? Look at the top of his head! Hindi pa natin. Busi na natin to. Look at his lips! So yun na, inubos ko na yung 125 gram, no? Kasi nga naman, ang bigat naman ang nilagay ko kanina. Inubos ko na. Ano na ito? Teaspoon ito. Ngayon, ubus ko na confectioner na sugar para makuha ko na yung tamis. Sigurado, tapos na ito. Ngayon, 125 gram. Yung tamis na kanin, yung huli kong tikim. Ando na eh, palapit na ako sa ano eh. Yung tamis na gusto ko eh. Iwaluin na natin ito ulit. No, ganda-ganda niya na, no? Ito lang pala ito, eh. Tignan natin. Look at this dude. Putik na yan. Kailangan pala isang ganito. Para sa 400 na ano. Para sa 400 na ano. Whipped cream. Tsaka 500 na cream cheese, no? Kailangan pala 125 gram din na ano na confectioner sugar. So yun na nga no, eto na. Pag
pagsasamahin na natin yung ginawa ko kanina at ito. So yun na, ito na yung kaninang ginawa ko. Nakalagay siya sa freezer. Lagay ko na siya sa freezer para lumamig agad. Sama na natin to. Sama na natin yun. Taubusan ng Oreo to yun, ha? Ang trip kong dagdagan ng Oreo, wari. Tingin mo. Lagyan natin. Lagyan natin. So, marami tayong Oreo ngayon dito. Oh, ganyan. Ganyan na lang. Oh. Oh. So, yun. Kulang tayo. Kukuha pa tayo ng iba. Yun, oh. Dalawa pa tayong Oreo. Tutik na yan. Mukhang magastos na to, no? Hindi na siya mura. Magastos na to. Magastos na siya. Pero, diba, para naman, kung kakainin nyo naman eh, kung hindi nyo naman to ibibenta, ayos lang, diba? Kung kakainin nyo, o iriregalo nyo sa girlfriend nyo, pag Valentine's, o kaya pag mansary nyo, or anniversary, diba? Maganda na yung sariling gawa mo. Mula sa puso, diba? Buti na lang daw ang binin ng Oreo, no? Yan. Tapos, lagyan na natin ito lahat. Yan, lagyan na natin yung lahat. At yung kalalabasan na ito, di ko na alam kasi talagang nababatrip na ako dito. Next time, gagaling mo natin, no? Pero iba naman, ibalingan natin next time. Practice, practice, yan. Prime, prime, diba? Ayan. Papantay-pantay lang natin to. At ilalagay sa freezer ng dalawa o tatlong oras. At tignan natin mamaya kung anong talalabasan na ito. Ayusin muna natin. Masyado na magastos to, ano? Nagastos ko dito, ang sabi Oreo. Nagastos ko siguro mga 20 euro, ano? 20 euro. Pero sulit to dahil first time kong gawin at wala naman din ginagawa dito sa bahay. Experiment namin tayo. Experiment time na! Oops! Ba't kaya sila parang gumaganto pantay? Pag ako nang gumawa, parang hindi... Ay! Ba't di naisip, lagyan na lang ng Oreo sa taas? Ah, straight, straight. No? Ah, na, lagyan na natin ng Oreo, no? Todo na natin ito. Ganyan. Bad trip na yung kapatid ko dahil nakangalay na siya. Paano ba? Ganyan? Ganyan. Ganyan. Ganyan na na. Kalakagaya kanina. Ha? Ang gastos mo sa Oreo. Hindi na kagagawin ulit. Gastos mo sa Oreo. Ito rin kakakakak. Ang grabe naman yun. Napaka-ingrande naman yan. Oops. So yun na, no? Ganyan na siya. At ilalagay natin siya sa rep. Sa freezer pala, I mean. Lalagay natin siya ng mga 3 oras para malamig. At tignan natin kung anong kalalabasan nito. So, yun na nga, no? Dito na ako ngayon. Nakaupo, nagpapahinga ako. At kakatapos ko lang din maghugas ng mga pinagamitan ko. At inaantay kong mag-2 oras o 3 oras para dun sa ginawa ko. At pagpasyensyahan nyo na nga pala, no? Kung medyo magulo yung pagkakagawa ko. Kung medyo magulo yung mga, ano? Yung mga measure, no? Dahil nga, hindi naman tayo professional, no? First time ko lang din talaga gawin yun. So, yun na nga, no? 2 oras kalahati na nakakalipas. At dumating na yung mama ko. Galing trabaho niya. Buksan na natin, no? Tingnan na natin kung okay na ba yun. Ayan na siya, ano? Medyo matigas na at anoy natin. Buksan na natin, no?
Ito na yung nilabasan! Ayun na siya! So ayun na nga, no, tapos ko na siyang hiwain, tapos ko nang slice, at medyo epic yung pagkaka-slice ko. Ayun. Pero ayos lang yan, dahil unang gawa lang yan, at tikman natin. Ganyan daw yan, wala kang tinitikman. Para siyang ice cream, no? Sold na, sold na. Mama ko nakakalkod. Solid na siya at patitigasin ko na lang muna siya. Ginawa ko lang to dahil wala nang araw mamaya na. So yun na. Pwede ka nang mag-business. So yun nga, no? Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo na kalimutan mag-like, subscribe, at click na rin yung notification bell, no? Para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So yun lang, no? Peace!